Yes, Kara, malaya pa rin nga itong si former First Lady at Representative Imelda Marcos. Sa isang hearing na dinaluhan ni Mrs. Marcos sa Sandiganbayan 5th Division, ay iniutos ni Sandiganbayan 5th Division Chair Rafael Dagos na mag-post siya ng bail bond na 150,000 pesos kapalit ng na-forfeit na original bond niya noong 1991. Iba pa ito, Kara, sa usapin noong warrant of arrest matapos nga siyang mahatulan ng 7 counts of graft kamakailan. Wala pang desisyon ang korte kaugnay doon. Kanina ay pinagpaliwanag ng korte si Mrs. Marcos tungkol sa hindi niya pagdalo sa promulgation ng kanyang kaso noong Biyernes. At sa pagtatanong ng prosecution ay sinabi niyang hindi siya nakadalo dahil hindi niya alam na nakaschedule ang pagbaba ng hatol sa kanya. Meron daw dumating na sulat o notice sa bahay niya pero hindi ito na ibigay ng kanyang secretary na noon ay naka-leave. Mahaba rin daw ang leave ng secretary kaya nanatili lang ang sulat sa lamesa nito at hindi nakarating kay Ginang Marcos. Sinabi rin niya na noong magising siya hapon noong araw na yon, saka lang niya nalaman mula sa telebisyon ang tungkol sa pagbaba ng hatol sa kanya. Hindi naman daw niya umano na contact ang kanyang lawyer na si Attorney Season na na-ospital ito dahil sa kondisyon sa puso. Matatandaan kong dumalo pa sa party si Mrs. Marcos noong araw na siya ay mahatulan. Tinanong tuloy siya ni Justice Rafael Zagos kung bakit ang nakalagay sa affidavit niya ay hindi siya nakadalo dahil indisposed siya gawa ng hindi magandang lagay ng kanyang kalusugan. Pinunto rin ng Justice na hindi naman din itinanggi ni Attorney Season, abogado ni Mrs. Marcos, na nakatanggap siya ng notice mula sa korte. Pinanindigan ng dating unang ginang na hindi niya alam na may promulgation noong araw na yon dahil kung alam daw niya ay dadalo, umano siya kahit na may sakit. Tungkol naman po sa pagdalo niya sa birthday party, sinabi po ni Ginang Marcos na begging and crying ang kanyang anak na si Governor Imee Marcos para sa kanyang pagdalo, kaya siya dumalo doon. Matapos nga, Kara, ang hearing ay nanatili pa si Miguel Marcos hanggang ngayon. 2 hours nang tapos ang hearing pero narito pa rin siya kasi po iniintay na makumpleto no, yung pagbabayad niya ng kanyang 150,000 na bond. At siya po ay sinasamahan pa rin, kumpleto ang kanyang tatlong anak at mga apo rito. At nagbabantay pa rin po ang CIDG na nautusang magbantay dahil nga po sakaling may ibabang warrant of arrest. Pero sa ngayon po ay wala pong ibinabang warrant of arrest, Kara. Okay, Sandra, linawin lang natin. So itong piyansa na pinapabayaran kay Ginang Marcos na 150,000 pesos, hindi ito para sa inaasahang warrant of arrest. Ito ay parang pampalit doon sa finorfeit noon kasi di ba hindi siya naka-attend noong pagbababa ng hatol. Yes, tama ka, Kara. Ito yung kaya kung mapapansin mo, lang siya, no? Dahil din ito raw ay kumbaga eh, ito pa yung rate noong sa hinaba-haba noong pagdinig ng kanyang kaso. Ito yung bail bond na pinost niya kaugnay doon. Pero ngayong may hatol na siya, ibang usapin pa yung iniintay na ibababang warrant of arrest. At saka yung remedy rin naman na available sa kanya para hindi siya makulong, Kara. So, because this is bailable, kapag sakasakaling naglabas ang korte ng warrant of arrest, kailangan maghain ulit ng panibago pang piyansa itong si dating unang Ginang Marcos. Yes, Kara, kasi ang ginawa ng kanyang abogado, nagparating na ito no, ng kung sakali magkakaroon ng warrant ay gusto nilang mag-bail. At iyan naman ay hindi pa rin nide-desisyon na ng korte dahil ayon nga sa korte ay kailangan pa nila ng oras para dun sa hiwalay na usapin ng pagbababa ng warrant of arrest laban kay Ginang Marcos. Kara? Meron bang timeline kung kailan posibleng ibaba itong warrant of arrest? Meron pa bang mga hearings na gaganapin pa dyan sa Sandiganbayan patungkol dito sa paglalabas ng warrant of arrest ng korte? Kara, ang dito sa hearing na naganap ngayong araw na ito, ito yung tungkol doon sa pagpapaliwanag ni Ms. Marcos bakit hindi siya nakarating, ay up for resolution na ito. Tungkol naman doon sa usapin ng pagbababa ng warrant, ay iniintay na lamang ito. Wala naman ng hearing na napanggit pa kanina yung mga justice sa Sandiganbayan, Kara. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.